pampanga na ito sa nakaraang ilang buwan pa. At sa nakaraang ilang linggo at ilang buwan, kami po ay umiikot at isinisigaw ang ating adhikain, ang ating advokasya na pagkakaisa. At maganda naman ang mainit naman ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe natin ng pagkakaisa. At hindi naman kakatatak. Dahil po, ang mga Pilipino ay nasa ugali ang magtutulungan at nagkakapit-bisig ang lahat ng ating mga bangayan para tulungan ang kapwa Pilipino. Alam naman po natin, wala naman talagang maasahan tutulong sa Pilipinas kung hindi ang Pilipino din. Pilipino na hindi nakaramdam ng kahirapan dito sa nakaraang pandemya, dito si dinadaanan nating pandemya, ay talagang lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong. At ang tulong na ating may gagawa, hindi kayang gawin lamang ng pamahalaan. Hindi kayang gawin lang ng mga malalaking korporasyon. Hindi po kaya gawin ng ilang grupo lamang. Kailangan po lahat ng Pilipino ay magkasundo. Na kahit na tayo hindi nagkakasundo sa lahat ng bagay, siguro naman maaari natin pagkasunduan na tayo'y nagmamahal sa Pilipinas, tayo'y nagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Pinagmamalaki ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, siguro naman, kung ang isang kagaya ko na galing sa Norte at ang isang kagaya ni Sara Duterte na galing sa Mindanao ay kayang magsanib puwersa at magsama at magkaisa, kaya naman siguro natin ipagkaisa ang Pilipinas. Hindi po ba? Mainit ang pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa ng ating mga kababayan dahil nasa ugali ng Pilipino ang maging mapagmahal. Nasa ugali ng Pilipino ang maging makabayanihan. Hindi naman po tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang hamon lang ng bawat Pilipino ay magkaroon ng disenteng buhay. Maipakain ang kanilang pamilya, maipag-aral ang kanilang anak, at may konting pera sa bulsa para makabili ng kanilang pangangailangan ng pang-araw-araw. Kaya naman po, sa aking palagay, ito na ang panahon para tayo ay magkaisa muli, para harapin ulit ang krisis ng pandemya, para harapin ang krisis ng ekonomiya na dala ng pandemya. Marami po tayong kailangan gawin at walang gagawa para sa atin kung hindi tayo rin. Kailangan po pagkasunduan natin ang pagmamahal natin sa Pilipinas at sabay-sabay. Humarap tayo sa lahat ng kahirapan at sabay-sabay gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng Pilipino, para pagandahin ang Pilipinas. Ay magagawa po natin at masasabi natin na itong pagkakaisa ay ating nagamitan, ay makikita naman po natin na gaganda ang buhay ng taong bayan. Gaganda ulit ang Pilipinas. At lahat ang ekonomiya natin ay sisigla. At ang buhay ng bawat isa ay magiging mas makihawak.
sana naman kahit paano makapagbigay tayo ng pag-asa sa ating mga kababayan na ang kanilang kinabukasan ay magiging mas maliwanag sa kanilang pinagdaanan. Yan po ang aming hangarin. Yan po ang aming layunin para sa ating bansa. Yan po ang aming pangarap para sa ating mga kababayan. Wala na nagsimula na aming isinisigaw ang pagkakaisa. Hindi na rin, nawala na, hindi na lang po kampanya lamang ang pinag-uusapan. Kung hindi itong adhikain ng pagkakaisa ay naging kinusan na habang dumadami ang sumasama sa atin at isinisigaw, kasama ako sa pagkakaisa, kasama ako sa paglilingkod para sa ating kababayan, kasama ako para sa maganda ng Republika ng Pilipinas. At yan po, dumadami na po tayo at itong kinusan natin ay tumitibay, lumalakas at nararamdaman po sa buong Pilipinas na. Ipagpatuloy natin itong nasimulaan natin na kinusan ng pagkakaisa. At sa ganung paraan ay pagagandahin natin ang Pilipinas. At hindi po sinasabi na kailangan lamang na bumalik tayo sa dati. Masisikat pa tayo kesa sa buhay na iniwanan natin bago ang pandemya. At kapag nangyari na at sumikat ulit ang Pilipinas, haharap tayo sa buong mundo at tayo'y magsisigaw. Ako ay Pilipino. Taas ko. Ipagpatuloy natin ang ating adhikain, ang ating simula na kilusan nang sa ganun tayo ay aabot sa ating pinapangarap na buhay para sa ating mga kababayan. Sabihin po natin sa kanilang lahat na tayo ay magtulungan na. Tayo na ay bumalik para ipagkaroon ulit ang ating mga kababayan ng kaunting ginhawa sa kanilang buhay at kaunting pag-asa para sa kinabukasan. At kung ganun, ipagpatuloy po natin, makikita po natin na